Hay, ano oras na? Tingnan niyo yung oras, mga kapatid. Linggo. Hindi po ako natutulog. Alas tres na ho ng madaling araw. Ayan o, alas tres na. At ako ho, nire-review ko ho yung mga bigas na ipapasilitate. Kasi po, nung bago nag Biyernes Santo, nag-lockdown po tayo ng Huwebes Santo. Naipit ho yung ibang mga bigas, naubos ho yung sa Kabanatuan. So, sa Tugigaraw pa ho tayo galing, nagpakuha ng bigas sa Cagayan. Doon ho, sa dulo. Tugigaraw, Cagayan pa ho. Kaya nauna ho nating bigyan yung bayan ng Santa Teresita ng 5 tonelada, Igig, tsaka yung 3rd District ng 15 tonelada, DSWD 10 tonelada. Yun po. Meron lamang po akong gustong linawin at mamaya ako na ho, papasalamatan to si Verdillo. Ito si Oliver Verdillo. Ha? Saglit lang. May nabalitaan ho kasi ako na si Mystica raw ho ay nagngangangak-ngak. Actually po, nung araw na nag-message sa akin si Mystica at nagre-request ng 100 kaban, ang nangyari po ay naubos po ang bigas dito. Pero kinabukasan po lahat ng natirang bigas, almost 1 tonelada. 1 tonelada po mahigit. Ay ibinigay uwagad natin sa Barangay Santo Domingo, Quezon City, doon daw sa nasunugan. Sa pangunguna po ni Captain Michelle Ann Yu. Ayan po yung pangalan. Captain Michelle Ann Yu. So, Mystica, bago mo sana ako tirahin, tignan mo muna yung effort ko. Kasi unang-una, hindi ko obligasyon yan. Pero dahil nag-request ka sa akin, at dahil gusto kong tugunan, antimano kinabukasan lahat ng naiwan bigas dito. Ulitin ko, Mystica, 1 tonelada. Ha? 1 tons of rice. Pinatawag ko agad si Barangay Captain Michelle Anyu para pick upin dito. Yun yung kahuli-hulihang bigas bago abutan ng lockdown. So ang gawin mo, Mystica, nag-verify ka munang mabuti. Tanungin mo yung Barangay Kapitan dahil ang sabi mo Barangay Kapitan ng Santo Domingo sa Quezon City. So yun, ang Barangay Kapitan si Michelle Anyu. Paano ko makikilala? Punta ka sa kanya, tanungin mo kung nakakuha ba talaga ng 1 tonelada. Okay? Alam nyo, ako napapagod minsan. Alam nyo kung bakit? Una, higit sa lahat, hindi ko ho ito obligasyon. Pero dahil sa tanging layunin ng isang pusong mapagmahal sa ating mga kababayan, kaya ito po ay aking ginagawa. Nakuha niyo po. Huwag niyo na ako kung batikusin. Inuubos ko na nga ho lahat ng kung ano meron ako, maipamigay lang sa taong bayan. Tignan niyo, madaling araw na naman, linggo na ng pagkabuhay. Ako'y patuloy pa rin gumagawa. Huwag na ho kayong bumatikos, huwag na ho kayong dumakdak. Kuda kayo ng kuda, wala naman kayong ginagawa, di ba? Gumawa kayo bago kayo kumuda. Kuda kayo ng kuda, ala naman kayong ginagawa. Di ho ba? Di kung gusto nyo, pagkatapos ng COVID, yung ibubuga ng bunga nga nyo, magkita tayo ng harap-harapan, di magsuntukan na lang tayo, di ba? Nakakapagod kayo eh. Di ho ba? Imbis na kuda ka ng kuda, kung ano meron ka itulong mo, kailangan tayo ng lipunan, kailangan tayo ng gobyerno. Nakakapikon na ho eh. Pagod na ho yung nararamdaman ko eh. Pero ang tanging natitira na lang hong lakas sa akin, yung makita kong maihangon yung ating mga kababayan sa kahirapan eh. Ha? Masustain man lang yung pangangailangan ng ating mga taong bayan. Makaligtas man lang dito sa ating pinagdadaanan na krisis. Di ba? Well, anyway, gusto ko sanang pasalamatan si Oliver Verdillo. Alam nyo, napakagaling nitong lalaking to. Namigay ho ng manok, bigas, may kasama pa hong pera doon sa kanya second batch. 1 buong manok, 5 kilong bigas, groceries, at may 100 pesos pa na pambili ng Ricardo. Mabuhay ka, Mr. Verdillo. But gusto ko sanang iparating sa iyo yung aking condolence sa pagkamatay ng iyong ina. However, sir, ang pangalan mo'y nakaukit na sa kasaysayan sa puso ng bawat mamamayan ng San Manuel. Napakapalad po ng San Manuel at mayroong mga taong katulad nyo na tumanggap sa challenge ko. Huwag po kayong mag-alala. Yang inumpisahan nyo, tatapusin ko yan. Tatapusin natin yan. Maraming salamat po sa inyo. Panoorin nyo yung video ni Oliver. Nandito po tayo ngayon sa District 4, San Manuel.
Magandang hapon po. Nandito po tayo ngayon sa District 4, San Manuel Isabela. Ito po ang part 2 tanggap natin sa challenge ni Francis Leo Marcos. Magbibigay po tayo ulit dito ng counting tulong sa ating mga kababayan. Ito po ako lumaki, ito po ako nagkaikit. Nililigun lang po tayo sa pinanggalingan natin. At yan ho ang video ni Oliver. Talagang makikita nyo na may manok, may bigas, at may pera. At gusto ko sana panoorin nyo itong isang video na to. Hindi ko kilala itong babaeng to. Hindi ko ito kilala. Okay, panoorin nyo nga ho. Sis na ito. At yun nga po, sina-challenge ko, tsaka yung Marcos, huwag kang dadaknan, dakdak. Dahil natatamaan na ano mo ang mga walang ginagawa. Gumagawa ang mga tao, lahat ng mga sambayanan, mga nanunungkulan. Gumagawa silang mabuti. Kung gusto mo, sige, challenge kita. Kung magkano ang kaya mo, tatapatan kita. Idodobli ko rin ang yano mo. Grabe ka kung magsalita ka, para kang ano, yun namang mga tao naman na hindi nakakaintindi. Napapaano mo, natatangay mo. Magdasal ka na lang, baka mamaya yung bunga nga mo ang tamaan ng COVID-19. Hindi po tayo nagyayabang sa panahon ito. Napanood nyo? Ang bastos ng bunga nga, no? Hindi ko ito kilala, pero pakikilala nyo na lang. Ang masasabi ko lang sa kanya, lahat ng lumalabas sa bunga nga mo, Ale, walang substance. Huwag mo akong i-ignite, hindi kila kilala. At wala akong panahong kilalanin ka. Pero kung sino ka man, wala. Yung bunga nga mo, walang substance. Masyadong bastos at balahura. Mag-aral ka siguro ng konti. Sana matuto ka ng tinatawag na etiquette decorum. Ha? Alam mo ba, Ale, kung ano yung etiquette decorum? Etiquette decorum imply observance of the formal requirement governing a person's behavior in polite society and a sense of whatever is appropriate for a person of good breeding with high moral, manners, value, and good taste. Wala ka lahat nun. Basura yung bunga nga mo. Bahala na taong bayan sa'yo. Kung sino man siguro nakakakilala rito, bahala na kayo sa kanila. Pero wala akong panahong kilalanin yan. Walang substance ang nilalaman ng bunga nga ng babaeng yan. Wherever I go, whatever I see, I remember you. If you remember.